era una carpintora que enseñó también yo le tengo papá que estaba usando comprar una materia de Luxemburgo. Eso como que sí que definitivamente me renta en Luxemburgo. Pero ito nilagyan ito ng isang manong masilya kung makikita nyo meron na siyang gasa. Kaya lang, kung mapapansin nyo, kalat na kalat yung pagkakalagay. Kaya kasi niyan yung labor ng installer. So, nilagyan nila ng isang mano. Kaya lang, hindi maganda yung pagkakalagay. So, yan ang aayusin natin. So, since meron na siyang join tape, meron siyang ganito. Ito, join tape o gasa, kung tawagin natin. Which is, kailangan natin paglagay dito sa mga joint ng drywall o gypsum board. So hindi na tayo maglalagay kasi meron na siya. So ang gagawin na lang natin, papakita ko na lang sa inyo kung paano yan pantayin. Pero ano, pag nagmasilya kayo, dapat meron kayong ganito. Gasa o kaya joint tape. At saka ang pangmasilya na ginagamit dyan ay ito. Ayan. Yung all-purpose joint compound. Yan ang ginagamit sa mga drywall. So dito, since i-consider natin na unang tapong pa lang sa mga masilya dahil hindi man maganda yung unang pagkatapong na ito. So unang tapong, gagamit muna natin ng ito ba 4 inch at saka 5 inch na ano na scraper o palita. So dito naman sa mga pinag-alawang ng screw. Ano lang lang natin sa mga ito. So iwasan natin na umumbok yung material natin kasi mahirap lihain pag umumbok yung ating material. Mahirap lihain. Matagal lihain. Ayan, ano lang. Pwede rin kumas na lapas ng kaunti. Lagyan mo ang kanta. Itsura ng unang mano. Although hindi pa yan pantay, dahil dobigla bali, tatlong patong dapat yan. Patutuyin muna natin yan, tapos magpatong tayo ng panibago. So, sa pagmamasilya pala ng ano, pagmamasilya ng kagaya nito, yan, butas. Ito yung mga pinagdaanan ng screw. I-press mo lang ng ganyan. Huwag mo hayaan na ganyan na bukol. So, mahirap lihain yan. Kailangan hagurin mo siya. Yan na. Yung halos ang matitira lang ay yung sa butas mismo. Ganon din dito sa mga lugtungan. Sa lugtungan, ganito ang gagawin. Ayan. Lagay nyo sa gitna. Ayan. Ayan. Tapos, ititrim natin yung gilid. Kita nyo. Ah, yung
kabila. Tapos sabay gitna. Ayan. Malinis tignan. Walang kalat sa tabi. Walang kalat sa tagiliran. Kasi pag hinayaan mo nagkalat sa tagiliran, pag nagpatong ka, uumbok na yun. Mahirapan ka ng pantayin. Unless liliyain mo siya bago mo siya patungan. So, papakita ko naman sa inyo yung paglagay ng tape. So, ganyan mo lang. Ganyan. Tapos, para lumapat yan, gagamit tayo ng ganito. Na ganito mo lang. Yung tip natin lapat na lapat. Pagkago ng masilyagan ko lang. Ayan yung unang mano nila, malayo-malayo, hindi kagaya dito, malinis. And pag nagpatong tayo dyan, kunting sunsud lang ng liha, ng masilya, diretso na, hindi na tayo kailangan magliha. So ayan, final coat na yan ng masilya. So nagamit natin na lapat na scraper. Bali 10 inch na scraper at 5 inch. Thank you.
So yun na guys, yung final coach. Bali, tatlong batong yan. Ayan kung makikita niya. Wala siya halos sumbok sa mga gilid. Kung makikita nyo yung mga ulo ng screw, butas ng pinag-screwhan, masyadong malalapan. Masyadong malalaki kasi yung pagkamasilya ng una. Kaya kailangan natin patungan. Kailangan natin yung overlap yung unang masilya para mas madaling lihain. Kaya naging ganyan. Dapat mas maliliit ng kaunti dyan yung ano. Ito mo yung isa. Dugtong-dugtong na. Labor lang kasi yung unang nagmasilya niya. Kaya pinagpa-practice namin.